So yung nakita natin doon sa supply ng 15, ito. So sabihin na natin, ito yung supply ng 15, ito yung chinikong diode eh. So gumamit siya ng 7815. Ito yan. Ito, negative supply. Ito yung output na 15. Okay, so yung nakita nating short na chinecheck ko, ito yan. So may capacitor lang siya dyan. Negative. Negative supply. Ito yung positive. Ito negative. So ito yung out. In. Input ng IC. Negative. Output. Yan. So dito natin nakuha. Kamusta, Patrick? Bangungot eh. Bangungot? Kaya ba to? Kaya ba today? Kaya yan. Tawagin ko na si boss. Nandiyan ba si boss? Gabi na eh. Pagpahingi na kaya natin. Kaya ako, gabi na yata. Tulog na yata si boss eh. Boss! Boss! Ano pinagagawa niyo? Bangungot ang board, boss. May order? Anong order? Sisig. Si order na sisig. Isang order boss ng outdoor board na si HO5 ang error. HO5? Nangyari dyan sa pinagagawa niya. HO5 boss eh. Tinanong ng customer kanina, sabi, si HO5 daw. Uy, ikawin mo. Ba't ako patinawag yun? Sayang naman yung pinapasawag ko sa inyo. Laki-laki pa naman, 350. Walang supply? Wala boss eh. Uy, huwag naman na. Buhay mo itong indoor. Hindi naman nakasaksak eh. At sinasaksak ba ito? Lahat na kasi panel power eh. Baka nakasit yung tester mo sa ano ha. X1 ha. Yan, saksak mo. Kabalit na nga ako. Sige na, check nyo. Balikan nyo ako ba mamaya. Wala daw power eh. Eh, di nakasaksak eh. Nakabidyo yan, Dado. Magpa-vlog kayo? Ayos ha. Sana. Sana boss eh. Kaso di kinaya eh. Sige, check mo lang. Ano meron? May 220. Uy, ano ba yung setting mo? AC yan, DC na yan. Wala ko. May power ba? Balik na rin mo nga, patay mo nga muna. Sino nga may indicator? Wala. Sige. Meron ako, boss. Walang power, boss. Walang blinking. Walang ilaw. Eh di, check yung power supply. Walang halos. Pero si Dado nakabidyo talaga yan. Seryoso yan? Nakabidyo to. Trip-trip lang sa akin, boss eh. Dito ako yung cable ba? Dito na kami tumulog sa taas. Mamaya. Kahit hindi may hiwalay kaluluwa ko dito. Maga ba tayo magbubukas, boss? Maga tayo magbubukas? Maga kakabit ng pinto. Bilhin mo yung bisagrang, ano nga, yung bisagrang stainless, ha? Ah, stainless, boss. Ilang piraso yun, boss? Dalawang set. Apat. Tingnan mo yung ano, 220. Isip mo 220. 220, ay ano, isa ano, DC. DC, boss. Yan. Capacitor. Gabi na kasi kaya din natin maintindihan. Wala ka supply. Meron, boss eh. Kaya may AC input. Dito may input ba? Meron, boss eh. Meron? Sus. Basic. Pakinggan mo yung tunog ng board. Parang humihinga. Hindi. Oh. Ang abos. Hindi ka na kayo matulog, Dado. Sa taas. Pwede na yan. Hindi may makulog dyan, boss.
Ang problema nyo doon, yung bintana, bukas dapat daan yung pusa. So, tapos ito, mamaya, pag bumaba ka, di ba? Ay, dyan ang dadaan, boss! Fire exit. Ay, fire exit. Ay, fire exit. Fire exit. Ha? Fire exit. Fire exit to eh. Pero pag tumatalo ka dito, nakabuhol to, di ka ganun, no? Para safety, no, boss? Ay, dyan, una. Para may safety. Walang daan. Sarado pinto. Gabi na, boss eh. Ang boss. Ang galing na. Dado kasi. Yan. Ilgi pala to. Ayun yung order for today. Ano? Power. Linunod to. May tutoy. DC pan motor pala to? DC boss. Bili na lang ng customer yung pan motor eh. Okay, good day mga katek. Ito, hindi pa natutulog itong mga bata natin. Anong oras na? 10 o'clock na. Overtime, boss. Overtime. Pero wala kayong bayad, ha? Baka... Asan ba ito? Ano ito? Makalat. Dito yan. So, meron siyang... Nakaset na ito. Tama ito. Oh, boss. Okay. Ayan. So, meron siyang power sa indoor. And, naka-wiring na rin pala ito. Ayan, oh. Mandarampan. Yung outdoor natin ang walang power, oh. Patay muna natin. Okay. Sige, okay na. Okay na. Tapos, meron siyang pumasok sa input. So, nag-set ako sa 220. Ayan, oh. So, meron tayong 220. Nasaan yung tester na digital, boy? Tako ako. Ayan. So, meron tayong 220 volts na pumapasok dito. Ayan. So, sa ganito, actually, basic troubleshooting. Kasi ang problema natin, walang power yung ating outdoor. So, ang main focus natin kung sa power, syempre, power supply. So, yung isolated power supply, dito tayo magpo-focus. Yan. So, yung focus nyo naman, nandiyan eh. Tapos, lumipat kayo doon. So, dito kayo muna. Power ang problema nyo eh. Di dito lang kayo. Kaya pala. Ayan. So, makikita nyo yan. Oh. Tingnan nyo yung value ng capacitor. Oh. 33 UF by ako malabo ang mata. 500 volts. So, ibig sabihin, ito yung primary power supply na DC. So, ang secondary nandito sa dulo. So, kung nandito kayo nakapokus ay wala siyang power. So, ang focus nyo yung isolated power supply. Hindi kayo dito. Kasi ito, IPM section. So, out ito ng papunta ng compressor. Ayan. And, buo ba ang fuse nito? Okay, buo, buo. Okay, so good ang fuse. Double check natin. Wala akong tiwala sa iyo eh. Ayan. Okay. Ayan. So, ito yung fuse main. Ito yung fuse na papunta sa isolated power supply. Ito yun. Ayan. So, good naman sa parehas. So, ang problema nyo, walang supply. Okay, so ang iti-check nyo, kung walang supply, so meron tayong pumasok na 220 dito. So ibig sabihin, may pumapasok siyang 220. Ngayon, ang problema natin, wala siyang output voltage. So pwede kayong mag-direct kasi isolated power supply ito. Ayan, so good naman ang fuse. Kung good ang fuse, so maaaring buo ang mga MOSFET nyo at saka itong main na diode natin. Ayan. So, ito yung primary power supply, yung 500 volts, 33 UF. So, pwede kayong direct dito kayo mag-check kung may pumapasok na supply dito. So, DC na ang magiging supply. Ito ba yan? Oh, boss. Yan. Okay. Tingnan nyo.
Ito na nga gamitin ko. Para madali. Ayan, so wala tayong problema sa indoor dahil may power. Ang problema natin yung outdoor. Nakakabit ba reactor? Almost. Ayun, okay. So power supply. Ito yung tinuturo kong capacitor kanina, yung 500 volts 33 microfarad. Ayan ah. So meron kayong pumasok na supply. 300, ayan ah, 297 volts. Ayan. So yung secondary, ito yung, ayaw ko kung anong supply to kasi hindi ko pa makita. So capacitor din i-check natin. Okay, so yan, yun oh, nagkakaroon siya. Meron siyang 4.9 tutok mo. Nawala. Tingnan natin kung babalik ulit. So 5 volts itong natutukan ko. Wala, namatay ang supply. Isa pa. Punutin masasaksak. Tingnan natin. Saksak mo ulit. Buhay mo ito. Ayun, okay na. Walang supply. Ito, meron. So, nagkaroon siya kanina. So, patay siya, oh. Wala, oh. Pero kanina, lumabas, may 4.9, eh. Ayan, oh. 4.9. Tapos, namamatay. Okay. So, ibig sabihin, may pumapasok, nagsha-shut off ulit. Buno tayo. So, yung video na nilabas natin nung nakaraan, reviewin nyo na lang. Ito lang yung kalalabas natin na video. Ayan, so ipakita na lang natin siguro yung video. So yung supply na ginagamit nito, meron tayong 5 volts, meron tayong 12, and meron tayong 15 dahil DC. Kapag kami DC fan motor, so laging nandun yung 15 volts natin sa ganito. Patay ang 15 volts. So, ang hahanapin natin is itong 12. Ayun. So, fluctuated ang supply natin. Ayan ah. Ayan. Nag-12 volts siya. Tingnan natin. Yun. So, kapag nag-on siya, bumabagsak ang supply. Ayan. So, kung nawala ang ating 12 volts, ibig sabihin yan, wala rin tayong supply. Mawala rin yung 5 volts natin. Ayan yung 5 volts natin eh. Ito. Ayan. So, dumaan sa 7805. Yun. So, bagsak din siya. Kasi patay ang 12, patay ang 15. So, may shorted siya. Subukan na lang natin i-check. Okay. So, ito yung 15 na supply. Ito yung 12. So, yung 5 volts, ito yan, yung 7805. So, check na lang natin. So, patay yung supply natin ng 15. So, kung patay ang supply ng 15, syempre, ang i-check natin kung may shorted yung 15 volts. Ito yan, oh. Ayan, oh. Reverse natin siya, ayan, oh. So, kita na natin na may shorted ang 15. So, nakahang ang ating pan. So, wala tayong, maaaring wala tayong problema sa pan. Ayan. Kasi usually CH10 kapag kasira ang pan. Ayan. So, ang 12 volts natin, ito. Ayan. So, wala naman tayong shorted. Okay. So, dapat pag na-reverse, wala siya. Sa 5 volts, ito yan. So, direct na tayo dun sa 7805. Ayan, so wala naman shorted. Ang shorted na nakita natin, yung eto. Pag di-reverse ko, meron siya. Yung
So ito yung 15 volts oh. So ang chine-check ko, ito yun yung capacitor. Ito yung diode. Ayan oh. Reverse. Ayun. So huli na natin ang problema. Ito lang. Ito yung nawawalang supply kanina na nag-fluctuate. Tingnan natin kung ilang volts. Ayan. So ito yung 15. 15 volts. Ayan oh. So yung 12 volts natin na standby. Ayan. Okay. So ang 5 volts natin. Ito. Yun oh. So 5. 12. 15. So kompleto na tayo ng supply. So ang problema niya nung ginawa natin nung nakaraang video, yung indoor. So yung indoor meron siyang 5 volts, meron 12 volts, meron 15 volts. So namatay si 15 volts, pareha siya tawag din LG din, LG dual inverter. So ito LG 10 yung ginagawa natin. So ang naging problema naman noon, naantok na ako ha. Yung indoor board namatay si 15 volts. Then kung i-analyze nyo, same scenario, yung paraan ng pagkaka-check natin doon sa indoor, hinanap natin si 5 volts, hinanap natin si 12 volts, hinanap natin si 15 volts. So ang patay doon sa indoor is 15 volts. May nag-short na diode. So wala siyang inilalabas na supply. Abot mo nga yun at i-explain natin ng maganda-ganda. Yan. So, pasensya na kahit makalat sa akin. Nagkagawa pa kami doon sa loob. So, inakura namin ng konti. Konti lang. Konti lang naman. So, matapos na ako, makikita nyo may tinding na to. Ang linis ah. Pwede ba mabasahan? Okay, nasa mo. Huwag mo rin pakita yung basahan kasi madumi. Ayan. Malikabok dito sa amin ngayon dahil nag-masilya kami. Bukas magpipintura kami na rin yung kusina. Kusina rin yung taas ay tulugan ni Dado. Tulugan ni Dado. Ayun o. Oh. Wala nga lang bintana. Tapos ang daan may tali. Doon siya dadaan sa dito. Wala pang eh. Ayun. Wala pang ang pinto. Ayan. So yung dito na lang ha. Medyo magulo eh. Kaya ba? Ayan. Dito ka Jaworski. Sino dito? Sa kabila. Okay. So yung problema natin doon, kung i-analyze nyo yung ginawa natin nung nakaraan, same scenario dito sa ginagawa natin. So indoor lang yung ginawa natin. Ito outdoor na. So ang application na gagawin natin, same application kung paano natin tin-troubleshoot si indoor kasi parehas naman siya ng hinahanap nating supply. 5 volts, 12 volts, 15 volts. Paisulat natin. So hinahanap nating supply, 5 volts, 12 volts, 15 volts. DC ah. DC. So ito ang hinahanap natin. Pag may namatay na isa, hindi mag-on dahil yung ating power supply. So ilagay na natin dito yung power supply natin na ito yung main power supply, ay yung isolated power supply natin. Power supply. Yan. So sinusupply niya yung 5, 12, and 15. So iisa ang source ng power supply natin. Kaya pagka merong nag-short dito sa tatlo na ito kahit alin, kung ito ang nag-short, so ang supply natin fluctuated, mamamatay si 5, mamamatay si 12. O kung dito tayo nagkaroon ng problema sa 12, ganun din, mamamatay si 15, mamamatay si 5. Kung dito naman tayo nagka-problema, mamamatay si 12, mamamatay si 15. Dahil iisa ang main source ng power supply natin. Ito lang, naubos na yung yan, iisa ang main source natin. So kung isolated ang 15 na nakahiwalay siya, so hindi ito mamamatay. Kung ito naman nakahiwalay, eh, ganun din pala yun ano. Same scene natin. So iisa, in short, iisa ang main source ng power supply na ginamit ito. Pahawak ako. Kaya katulad nito, ang DC pan motor, kapag ka nagkaroon ng short sa 15 volts,
So usually, namamatay din ang outdoor or hindi niya maituloy, maipaandar ang outdoor. Kung sa indoor, ganun din. Kapag may nag-short sa 15, sa 5, or sa 12. So ganun din. So meron tayong input kanina na nakuha. Meron din tayong 5 volts na na-detect based dun sa nakuha natin. Pero, nagsa-shutdown. Okay, so same scenario doon sa ginawa natin. Iisang troubleshooting ang gagawin natin. Okay, so ito yung primary power supply. Ito. Ito ang secondary, yan yung mga output na ng capacitor. So, dito na tayo. DC output na yan eh. So, nandyan si 12, si 5, at saka si 15. Okay? So, hahanapin nyo kung alin ang shorted. Dahil meron kayo sa primary eh. Nagkaroon tayo ng 5. So, ibig sabihin, kapag nagkaroon kayo ng output voltage dito, katulad nun, lumabas si 5 tapos namatay. So, ibig sabihin, yung ating regulator or yung power supply source natin is gumagana pero nagsha-shut off siya dahil may problema tayo sa source or ay doon sa out natin. Okay, so maaaring si 5, si 12 or si 15 ang shorted. So yun ang hahanapin natin. So direct naman, mabilis naman nating i-check eh. I-check niyo na kagad dito, 1 2 3 4 5. Hanapin niyo yan oh, dito, 1 2 3. Output supply yan. May diode. Ayan oh, diode 1 2 3. So, ito si primary ito. 1, 2, 3. So, primary ito yung si 5. Ito si 12. Ito si 15. So, mas mataas siya sa 15 dahil gumamit siya ng 7815. Ito. So, ang 15 volts ay supply ng ating pan motor. Saan nakakabit ang pan? Ah, okay. So, ito. So, dito ginamit yung isang 15 volts. Ayan. So, medyo maliit kasi hindi natin maipo-focus. Nakikita pa ba yan, Doc? Kita pa. Ayan. Subukan lang natin tingnan ha. Sa X1. So, hindi ko, wala kasi yung power supply. Hindi ko alam kung alin din yung ground. Ang hirap kapain. Ayan. Ito yata. So, wala naman, no? Okay. So, waring wala naman din sa may pagpunta ng pan-motor. Ano ba to? Ayan. So, sabi ko nga sa inyo, pwede kayong direct dun sa capacitor mag-check para makita nyo kung nasaan ang shorted. Okay? Ayan. Medyo magulo pagkaka-set up natin, ah. Ayan. So, sa primary, wala tayong shorted. So, sa secondary, tayo ulit ang focus natin. Kasi meron tayong primary supply, eh. Teka. Ano ba to sumasabit? Ah, okay. Ayan, maganda-ganda ang tayo. Ilagay natin to. Yung tinuturo kong capacitor kanina, ito yung isa. Ayan, so wala naman siyang shorted. Ayan, so pag nireverse dapat wala. Okay, ayan, meron reverse. Wala. Dito sa kabila, meron reverse. Wala. Okay? So, wala tayo shorted doon. Dito. Ito. Meron. Reverse natin. Okay, wala din. Ito yung, ano supply to? 15? Ah, wala pa. Ay, 5 volts to. So, ito yung 5 volts kanina na na-detect natin. Meron siya. Pag reverse natin. So, wala tayong shorted dito. So, ito yung na-focus mo, re. 7815 to eh. Ito. Regulator na to. So, kaya siya gumamit ng 7815, maaaring mas mataas itong supply nito ng primary. O, primary. Secondary na pala ito. So, mas mataas siya sa 15, kaya gumamit siya ng 7815 pa. Para i-drop niya yung supply papunta sa pan-motor. Dito ang pan-motor. Okay. So, ito yung 15 volts. Ayan, o. Oh. Mataas to, ah. Ayan, o. Oh. So, bingo na tayo. Yun. So, pag ni-reverse, meron. So, ito yung ground. Ito yung input.
Yun. So secondary, ito yung secondary ha. O secondary, ito yung output ng 15. So sa output ng 15, yung resistance na nakuha natin sa regulator to. So wala tayong shorted dito sa output ng 15. Doon sa input ng 15 tayo merong nakuha. Ito yan malamang. Ayun. Okay. So kung titingnan yung video natin, parehas na parehas. Nasaan na yung ano natin? Yung. Ayos. So yung nakita natin doon sa supply ng 15. Ito. So sabihin na natin, ito yung supply ng 15. Ito yung chinikong diode. So gumamit siya ng 7815. Ito yan. Ito, negative supply. Ito yung output na 15. Okay, so yung nakita nating short na chinecheck ko, ito yan. So may capacitor lang siya dyan. Negative. Negative supply. Ito yung positive. Ito negative. So ito yung out. In. Input ng IC. Negative. Output. Yan. So dito natin nakuha. Yung 5 volts direct 5 volts 'yan eh. Pero usually gumagamit din ng 7805. Okay, so sa 12 volts wala naman tayong nakuha, sa 5 wala. Ang nakuha natin shorted ito. So reviewin niyo yung video, yung pinakita kong video kanina. Doon sa indoor na ginagawa natin. Ang application ipinasok natin doon sa outdoor. Pero ang trouble na ginawa natin doon sa indoor, same din ang nakita natin kung paano natin tin-troubleshoot si outdoor. Ganun din. Okay? So nakita natin to short. Tanggalin natin to. Hirap tunawin ah. Lalaglag ko na lang. Ayan. Yung pinalitan natin doon, diode din. Dito, parang ito rin. So, titingnan lang natin kung ito talaga. Yung laglag. Mainit. Mainit lang. Hindi, hindi. Ito pa yun. Isin. Ito. Mainit nga. So sa pag-check ng diode, alam nyo na to ha. Yan. So dito pala. Ayun, wala. Yan o. Reverse natin. Huli ka. Huli ka. Oh, huli ka. Bingo, di ba? So, ganun lang. Yung application ang ginawa natin doon sa video na itinuro natin, i-apply nyo doon sa outdoor, the same din. So, ang nabago lang, meron siyang out din eh. Pero yung power supply troubleshooting na ginagawa natin, ito, yung power supply section. So, doon din tayo nag-focus. Ito. Wala. Ayan o. Reverse natin. Wala na. Wala na. So, bingo. Ito ang? Salarin. Salarin. Yan, dahil wala akong diode. May diode ako kaninang ganito eh. Kunin mo ako doon ng board. Meron ako kan... Eh, ito! Meron ako ito. Mista ka, boss. Kasi may ginawa rin ako kaninang ganito eh. Ayan, no? Parehas ba? Parehas ng laki, pero hindi ko alam kung ilang ampere. Ayan. So, same scenario nung ginagawa natin nung nakaraan. Uy! Ano ba? Ang gulo mo. Walang nag-donate ng tester. Sira na yung ano ko. Tester. O, yan. Reverse. Yun. Pag ni-reverse natin, dapat walang resistance. So, yun yung diode. Okay? So, tingnan nyo yung defective. Yan, o. Taas. O. Saan yung kinuha to? Sa TV? TV yata, boss. Pwede na. Same value lang naman yung tapos. Sige, tanggalin lang natin. Ayan, so ilalagay muna natin dito sa ibabaw para ma-check natin. Mamaya ilipat na lang natin.
So ito yung diode ah. So pansamantala ipapalagay ko lang muna dito sa ibabaw bago ko ilipat. So ito troubleshoot ko lang muna kung mag-on. Yun, kumabit na. Haba yung pa eh. Yung. So may araw naman yun, madali namang masundan yung diode kung saan talaga siya naka-facing. Tama ba? Yun. Negative, reverse ko. Oh. Yan o. Oh. Okay. Double check lang natin kung walang nakalatang. Ayos. Sige, saksak. Luto lapid. Boom! Wala pa, wala pa. Ayan o. Oh. Eh, kita na yun. Ayan o. Kita na ang pula. Nakita na ang pula? Kita, kita. Ay, kita ang pula. Kita ang pula. Ayan, so sukatan natin ulit yung 5 volts kanina. Ito yan o. Oh. Hindi ako nagkakamali, Arion. Ba't namin ito? CH44, may tanggal ka sensor boy. Hindi yan, CH44. Sige, okay lang. Yan yung 5 volts natin. Sige, mamaya na natin check yan. 4.9. Buwan na yung banang batay. Ito yung... Ayan, oh. So, 19. Ilang volts yan? 20 volts. 20. Ito yung patay kanina. So, 20 siya. Hmm. Ito yung output. Break na rin natin. Ito ang negative. Ayan, 15. Yung output na 15. Ito yung, ito yung output. Ito ang input. So, ang input niya is 19 o 20 volts. Hmm. Ito out. Ang out, 15. Ang in is 20. Yun. Okay. Di ba mainit? Ah, hindi naman. Okay. So, ito yung 5 volts. Hmm. Ito kaya ilan? 5 pa rin. Ito. Oh, ito yung 14. Ay, 15 output pala to. Ito yung... 15. 15 pa rin. 15, ground. Hanapin natin si 12 kung nasaan. May ba ang grounding nito? Ay, dumikit. Yun. Ito ang 5. Ito. Protect. Okay. Ayan. Hindi ko makita yung 12 kung nasaan. Ito. Ito 15. So, gumamit pa siya ng 7812. Ah, okay. Ang 12, so ang, teka, hanapin natin si 12 volts. Wala yata sensor yan eh. Isa, dalawa, nasaan? Hindi, okay na yan. May power na siya. Dito. Ito pala. Okay, so dito natin titingnan si Twen kung nasaan. Buhay, ma. Yun. 15 volts din ang ginamit niya dito. So, ayan. Ito yung 15. So, 15 ito.
Yung. So ito 20. Okay. So ang ginamit niya papunta doon sa relay is 15 volts. So hindi na tayo tutusok dito. Meron tayo CH44, kulang tayo ng sensor. Okay. So okay na ang power natin. Ayan na. Nakikita niyo na 'yan. Bunutin mo ulit para makita natin ang labas ng ilaw. Yan, saksak. Kita. Yan. Okay. So makikita niyo yung blinking ng ilaw. Ayan oh. So kapag ka ang blinking, so makaka-detect na ng error 'to eh. Ayan. So error na ang na-detect niya kasi yung blinking niya tuloy-tuloy. So ito na yung error na nakita niya. Hindi na si CHO5. Ayan. So hindi na si CHO5 'yan. So si CHO5 dahil patay si outdoor natin. Kulang siya ng sensor. So may error siyang nadidetect. Okay, so kulang-kulang yung board na pinadala dito kaya hindi natin ma-check lahat. Pero ang main problem natin is power supply. Ayan, ulitin mo ulit para makita. Yan, saksak. So kapag ang blinking ng ilaw, buhay mo. Yan. So makikita niya hindi siya nagbi-blink. So ibig sabihin yan, nagko-contact si indoor to outdoor. So nagblinking lang siya dahil walang sensor yung outdoor natin kaya tumuloy. Pero kapag ang blink niya is yung parang tawag doon, gaganon, kumukurap-kurap lang, ibig sabihin nun sa yung indoor niya at outdoor is nababasa niya si outdoor. Ayan. Okay, so ganun lang na makasimple si LG na i-troubleshooting. Ayan, okay na. Ayan. So, reviewin nyo na lang yung mga videos na inilabas natin. So, nandun lang naman umiikot ang buhay ng inverter aircon. So, ang katulad nun, ang naging focus natin doon sa videos na inilabas ko nung nakaraan is indoor. Ito, sa indoor. So, doon sa indoor, nakita natin ang defective niya is yung supply ng pan na 15 volts. So, patay din si indoor. Yung dual inverter, nandito pa yun, hindi pa nakukuha. Dito naman, hindi nabubuhay si outdoor, kaya lumabas yung error na si HO5 dahil hindi mai-on si outdoor dahil nagda-drop yung supply natin. So, ang nakita natin problema ito, yung supply pa rin ng 15. Shorted si diode. Ayan. So, nag-drop si supply. So, nagda-drop si supply dahil iisa ang main source power supply natin. Kaya nagda-drop siya. Okay, ayan. So, maliwanag na tayo dito. Same troubleshooting ng indoor na ginawang application natin dun sa outdoor. Iisang application din dahil power supply section. So, yung power supply section, 5, 12, 15 din ang hinahanap natin. Pero kung mas mataas yung nakuha nyo, same scenario, ganun pa rin yon yung focus na gagawin natin. Kung mas mataas siya, katulad nun, may 20 volts tayong nakuha. So, nire-regulate siya para maging 15. Gumagamit ng mga regulator ng 7815, 7805, 7812. So, yun yung nagre-regulate. So, maaaring makuha nyo doon sa primary is sa ibang brand is mataas ng konti. So, nire-regulate sila ng mga regulator pa. Ayun. Pero yung main focus natin, yung paring tatlong supply pagdating sa mga dual inverter. Ayan. So, katulad nun, mapapansin nyo, indoor, pero gumamit ng 5, 12, and 15. So, yung application na ginawa natin, ganun din. Kasi hinahanap din natin yung 5, 12, and 15 dito. Yun. So, iisa ang main source power supply. Iisa ang pinanggalingan. So, kapag nagkaroon ng shorted ng secondary, patay lahat ng buong system kasi dinadrop ang power supply natin. Okay? Ayos!